الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan naming palaging nagsumusubaybay sa aming programa na pinamumunuan ng Idialog PH. Ngayon naman ay dadako na naman tayo sa isa na namang pamagat. Ito ay tungkol kung sino nga ba si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Siya ba ay tao o Diyos? Ano nga ba ang katotohanan? Kasi katulad nung tinalakay ko nung nakaraang linggo, na si Jesus ay bababa. Si Jesus ay bababa mula sa langit at pupunta dito sa mundo hindi para sabihin sa mga tao na sambahin siya, kundi para patayin ang mga baboy at putulin ang cross. Ngayon, may nagsabi na sa mga Christian na sinasabi nila na si Jesus ay bababa rin daw. Si Jesus ay bababa rin daw. So ang katotohanan, para saan yung pagbaba niya? Para ba sa sabihin na ang tunay na relihiyon ay ang Kristyanismo, ang Katoliko, o ang tunay na relihiyon ay ang Islam? Ngayon, sino nga ba si Jesus? Siya ba ay Diyos o tao? Ano nga ba ang katangian ng Diyos? Unang-una, basahin muna natin ang Surah Al-Ikhlas para malaman natin kung ano ba ang tunay o katangian muna ng ating Panginoon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul huwa Allahu ahad." Sabihin mo Muhammad na ang Allah ay nag-iisa lang. Ang Diyos ay nag-iisa lang. Ngayon kapatid, yung paniniwala mo o kababayan, ang paniniwala mo at paniniwala ko ay iisa. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay iisa lang, yan ang tunay na Diyos. So una, nakatangian ng Diyos, ang katangian niya ay iisa lang siya, wala siyang kasama. Pangalawang katangian, Allahus Samad. Wala siyang pangangailangan. Walang kailangan ng Diyos. Dahil kapag ang isang Diyos ay humingi ng tulong, nangailangan, so hindi Diyos yun. Si Jesus, si Isa alayhi salam, marami siyang pangangailangan. Siya ay nagutom. Ayon sa Biblia, siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Si Jesus ay humingi ng tulong. Sa Bible, si Jesus ay tumawag ng Diyos. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kana ya'kulan it-ta'am. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na si Jesus at ang kanyang ina ay kumain. So, hindi na qualified si Jesus na maging Diyos kasi nga nangailangan. Pangatlong katangian, lam yalid walam yulad. Pangatlong katangian ng Diyos, lam yalid walam yulad. Hindi nagkaroon ng anak. Ang Diyos ay walang anak. Kasi kapag nagkaanak, hindi Diyos yan. So kailanman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang anak. So kapag sinabi natin na ang Diyos ay may anak, hindi Diyos yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Anna yakunu lahu walad, walam takun lahu sahiba, wa khalaqa kulla shay'in, wa huwa bi kulli shay'in alim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano magkakaroon ng anak ang Diyos? Wala namang asawa. Hindi ba't ang nagkakaanak lang yung may nakipagtalik sa kanya? May sumiping sa kanya? So, sino ang asawa ng Diyos para sabihin natin na siya ay nagkaanak? Wakhalaqa kulla shay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa lahat. So, huwag nating sasabihin ng Diyos ay nagkaanak. Lam yalid walam yulad. At hindi siya ipinanganak. Ang Diyos ay walang anak at walang ama, walang magulang. Okay, si Jesus ngayon. Qualified ba si Jesus na maging Diyos? Si Jesus may magulang ang kanyang ina, na si Maria. Si Maria
Sinabi niya sa Quran na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalat rabbi anna yakunu li walad. Sabi ni Maria na nanay ni Jesus, sabi niya, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya Allah, o Panginoon ko, sabi ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak? Iwala namang sumipi sa akin. Wala akong asawa. Anong sagot sa kanya ng Allah? Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya niyang likain lahat ng kanyang naisip. Kung nalikha niya si Adan na walang ina, walang ama, mas madali para sa kanya likhain si Jesus. Mas madali sa kanya kasi si Jesus. Mayroong ina si Jesus, si Maria. Si Adan, mayroong ina? Wala. May ama? Wala. Pero nalikha ng Panginoong Allah si Adan. Ibig sabihin, mas madali likhain si Jesus kaysa ibang nilalang. So, ibig sabihin mga kapatid, si Jesus ay may magulang. Mayroon siyang ina. So, may kasabihan kung ano ang puno, siyang bunga. Kung tao si Maria, tao si Jesus. So, hindi pwede na tawagin natin si Jesus na Diyos o anak ng Diyos. Siya ay anak ni Maria. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag mayroon siyang naisip, mayroon siyang gustong gawin, mayroon siyang gustong likhain, anong sasabihin niya? Kun, maging. Bi, at magiging ang kanyang nanaisip. Kaya ganun na kadali si Jesus likhain. Hindi mahirap na likhain si Jesus para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang katangian ng Diyos, lam yalid, walam yulad, hindi nagkaanak, at hindi ipinanganak. Yan ang Diyos. I-compare mo ang Panginoong Allah, ang tunay na Diyos, kay Jesus, napakalayo para sabihin natin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos. Kailangan alam natin ang katangian ng Diyos. Hindi yung sasabihin na lang natin na nabanggit sa Bible, ganito ganyan, ang sinasabi ng pastor, sinasabi ng tao. Kailangan natin ng katibayan. Mayroong bang katibayan na binanggit si Jesus sa Bible na siya ay Diyos at sambahin natin siya? Katulad sa Islam, sasabihin ng mga Kristiyano o mga hindi Muslim sa amin, magbigay kayo ng katibayan na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang tunay na Diyos at dapat sambahin. Magtatanong sila sa atin. Yung tanong na yan, ibabalik din natin sa kanila. Magbigay kayo ng katibayan na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos at dapat sambahin. Saan mababasa? Sabi nila, magbigay muna tayo. Sinabi ng Allah sa Surat Taha, nung umakyat si Moses sa bundok ng Sina, nagpakilala mismo ang Diyos. Ano ang sinabi ng Allah? Innani anallahu la ilaha illa hu. La ilaha illa ana, fa'budni wa aqimin salata li dhikri. Oh, yan ang sagot natin. Nung umakyat si Moses sa bundok ng Sina, nagpakilala ang Allah. Saan? Sa propeta at hindi sa sino man. Sa propeta, bakit? Kasi ang propeta, mga kapatid, yan ang may revelasyon at nagsasabi ng katotohanan at hindi yung mga tao na kausap mo na wala naman silang katibayan. So, ang susundin natin yung nagsasabi ng katotohanan, sino yun? Propeta. Ang propeta ba magsisinungaling? Hindi magsisinungaling yan. Kaya ang sabi ng Allah sa kanya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Katotohanan na ako ang Allah at wala ng Diyos maliban pa sa akin. O, nandiyan ang katibayan namin. Wala ng Diyos maliban pa sa akin, kaya't sambahin mo ako. So, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang Diyos at wala ng Diyos maliban pa sa kanya, kaya't sambahin natin siya. Tatanungin natin ang nagsasabi
na si Jesus ay Diyos. Sabi nila, si Jesus ay anak ng Diyos. O kaya sinasabi nila, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Magbigay kayo ng katibayan, kababayan, sa aming sumusubaybay ngayon na mga hindi pa Muslim, magbigay ka ng katibayan na nagpapatutuo na si Jesus ay Diyos at sambahin natin siya. Magbigay ka ng katibayan. Mayroon bang pinanggit si Jesus na siya ay Diyos at sambahin natin? O pareho tayo na naniniwala na si Jesus ay bababa. Pero ang tanong, may katibayan ka ba na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos at sambahin natin siya? Katulad ng sinabi ng Allah, hindi kayo makapagbibigay ng katibayan. Kailanman hindi sila makapagbibigay ng katibayan. Bakit? Anong sabi ng Allah? Sa araw ng paghuhukom, tinapos na ng Allah. Ito ay future pa lang, tapos na ang sagot. Hindi pa nangyayari, hindi pa nasasagot ngayon, tapos na ang sagot. Anong sabi ng Allah? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Subhanallah. Sa araw ng paghukom, tatanungin si Jesus ng Allah. Tatanungin si Jesus. Kapatid, kababayan, binanggit na sa Quran. Hindi pa nangyayari, hindi pa nakakasagot yung tinatanong natin. Nandito na ang sagot. Sa araw ng paghuhukom, tatanungin ng Allah si Jesus. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Jesus, sinabi mo ba sa mga tao? Sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka nila kasama ng iyong ina? Maliban sa akin, sabi ng Allah. Sabi ni Jesus, ito ang sagot ni Jesus. Subhanak, in kuntu kultuhu, faqad alimta. Sumaiyo ang kaluwalhatian, ya Allah. Kung sinabi ko yan, ya Allah, alam mo yan, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Alam mo, ya Allah, ang nasa aking sarili. Wala a'lamu ma fi nafsik. At hindi ko alam ang nasa sayo. Nasaan ang katibayan na si Jesus ay Diyos? Ano ba ang dala ni Jesus? Kung titingnan natin, actually mayroon din akong, hindi ako magbabanggit na maraming talata sa Biblia, pero magbabanggit na ako ng konti lamang sa Bible kung ano talaga ang katotohanan kay Jesus. Ito ay nabasa ko sa Mateo, dito sa chapter ng Mateo, 26 verse 39. Sa Mateo 26, versikulo 39. Ito ang binanggit sa Bible na si Jesus ay nagpatira pa at nanalangin. Si Jesus ay nagpatira pa at nanalangin. Kanino? Hindi ba't sa tunay ng Diyos? So kung si Jesus ay nagpatira pa at nanalangin, may Panginoon, bakit mo sinasamba ang katulad mong sumasamba? Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Huwag kayong magmalabis sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga walang sumasamba kay Muhammad. Kasi sinabi ng propeta, huwag kayong magmalabis sa akin. Katulad ng pagmamalabis ng mga kababayan natin, mga Kristiyano. Dahil sa pagmamalabis na yan, sa sobrang pagpupuri kay Jesus, ginawa siyang anak ng Diyos. Ginawa si Jesus na anak ng Diyos. Ano bang katotohanan? Anak siya ng Diyos o anak siya ni Maria? Siyempre, anak ni Maria. At nung siya ipako sa cross, anong sinigaw niya? Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwi sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Ito ay palatandaan lamang na si Jesus ay hindi Diyos. Ano nga ba ang aral ni Jesus? Sabi ni Jesus sa mga tao noon, ito ang sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Ano sabi ni Jesus sa panahon noon? Sinabi ba niya na siya ay Diyos? Sinabi ba ni Jesus na ako ang Diyos? Sinabi ba ni Jesus na sambahin natin siya? Ito ang sabi ni Jesus. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Katotohanan na ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Fa'budu hadha siratum mustaqim. At kaya't sambahin ninyo ang Allah. Ang sabi ni Jesus, sambahin ang Allah. Hadha siratum mustaqim. Dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas, tungo sa paraiso. So anong katibayan mo na si Jesus ay Diyos? Si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ni Maria. Sabi nila, siya ay nagkatawang tao. Yun na naman ang kanilang katibayan. Diyos na nagkatawang tao. Pang-apat na katangian ng Diyos, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pang-apat na katangian ng Diyos, walam yakul lahu kufuwan ahad. At hindi pwedeng ihambing ang Panginoon sa anuman sa kanyang nilalang. Huwag mong ihambing ang Diyos sa tao. Sasabihin mo, ang Diyos ipinanganak, bininyagan, inalagaan, pinalaki, kumain, naging tao, abay wala ng pagkakaiba ang Diyos sa nilalang. Wala pang nakakita sa Diyos. At si Jesus, nakita ng mga tao. Kaya ang katotohanan kay Jesus, siya ay sugo at propeta lamang ng Allah. At hindi sa Diyos. Ano bang dala ng mga propeta? Ano bang aral ang dala ng mga propeta? Sabi ng Allah, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ito ang dahilan. Lahat ng sugo at propeta, ito ang pagpapadala sa kanila ng Allah. وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Bawat nasyon ay nagpadala kami ng sugo at propeta. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. At kanilang sasabihin sa mga tao, sambahin ninyo ang Allah. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Alayuan ninyo ang lahat na nagsasabi na sila ang Diyos. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na Diyos. At hindi si Jesus. Ibig sabihin kapatid, kababayan, si Jesus ay propeta at tao lamang. Si Jesus ay propeta at tao lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sinasabi nila na ang Allah ay may anak. Ang Panginoon ay may anak. Subhanah, sumakanya ang kaluwalhatian. Huwal ghani. Walang kailangan ng Allah. Kailangan ba ng Allah ng anak? Kailangan ba ng Diyos ng anak? Kailanman, walang pangangailangan ng Diyos. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pag-aari ng Allah ang kalangitan at kalupaan. إِنْ عِنَّكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kung may katibayan ka, na ang Diyos ay may anak, anong katibayan mo? Na ang Diyos ay nagkaanak. O kaya nagsasalita ka lang na wala kang katibayan. So kailanman hindi nagkaroon ng anak ang Diyos. Kung ang mundo ay dalawa ang Panginoon, may Diyos Ama, may Diyos Anak. Pwede ba yun? Na magkakaroon ng dalawang Panginoon? Diyos yung Ama, Diyos din si Jesus. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَا إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَ. Kung may dalawang Panginoon ng langit at lupa, masisira, mawawasak ang langit at kalupaan. Mawawasak.
Kung Diyos si Jesus at Diyos ninyong Ama, abay, pwede bang maging dalawa ang Diyos natin? Hindi kailanman magiging dalawa ang Diyos. Ang Diyos natin, mga kapatid, isa lang. Kung ahadun, ahadul ahad, isa lang talaga ang Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang sinabi ng Allah kay Jesus, Mal Masihu ibn Maryam, si Jesus, na anak ni Maria, illa rasul, siya ay sugo lamang at hindi Diyos. Kadakhalat min qablihi rusul, katulad lang din siya ng mga sugo at propeta na nauna sa kanya, na nangawala na sila. Wa ummuhu siddiqa, at ang kanyang ina ay matapatin. Matapat ang kanyang ina. Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Si Jesus at ang kanyang ina, kumakain ng pagkain. Mayroon bang Diyos na kumakain? Sinong nagpapakain? Saan nila kinuha ang pagkain? Sinong nagbiyaya sa kanila ng pagkain? Mayroon bang Diyos na ganun? So dito pa lang, kapatid, hindi Panginoon si Jesus, hindi siya Diyos. Oh, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Sabihin mo, Muhammad, sinasamba ninyo ang Panginoon na maliban sa Allah, na hindi ka naman nabibigyan nakakasira sa iyo, hindi naman siya nakakabigay ng tulong sa iyo. Ang tunay na Diyos yung nagbibigay ng lahat ng hiling mo. Sabi ng Allah, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ. Sabi ng Allah, manalangin kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Huwag kay Jesus. Dahil si Jesus ay isang propeta at sugo lamang. Maging sa Bible, maraming katibayan na si Jesus ay propeta at sugo at tao. Propeta, sugo at tao. Lahat ng katangian ni Jesus ay nasa katangian ng tao. Sabi nila, si Jesus ay namatay ng 3 araw at muling nabuhay. Ah, tao pala si Jesus kung ganun. Kasi ang walang kamatayan, Diyos. Ang walang kamatayan, Diyos. So walang pagkakaiba si Jesus at si Adan. Sa paglikha, walang pagkakaiba si Jesus at si Adan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. ثم قال له كن فيكون. Ang katulad ni Jesus ay parang si Adan, na galing lamang sa alikabok, na sinabi lang ng Allah na maging at naging si Jesus nga. So ganun kadali maglikha ang Allah. So walang imposible sa Allah. Hindi porket walang ama si Jesus, ang ama niya ang Diyos. Bakit nagdududa ka ba sa pangyarihan ng Panginoon? Bakit mo sinasabi ng Diyos ay nagkaroon ng anak? Nagdududa ka ba sa kanya? Na siya ay kaya niyang gawin ang bagay na yan? Alam niyo, kung wala pang nakakita sa Diyos, huwag mong bibigyan ng kasarihan. Huwag mong sasabihin na siya ay ama, siya ay nagkaanak, siya ay may kasama. Ang Diyos ay nag-iisa lang. Huwag mo nang dagdagan. Walang nakakita. Walang anak, walang ama, hindi niya ginaya ang tao, hindi siya nagkatawang tao, para sabihin natin siya ay ama at nagkaroon ng anak. Si Jesus mismo ay magsasaksi sa araw ng paghukom na huwag siyang sambahin. Wa in min ahli al-kitab illa layu'minanna bihi kabla mawtih. Wala sa mga Kristiyano at Hudyo, bago mamatay si Jesus sa malapit ng magunaw ang mundo, maliban maniniwala kay Jesus na siya isugo lamang. Wala. Wala sa kanila. Pag nakita nila si Jesus, wala sa kanilang magsasabi na si Jesus ay Diyos, o si Jesus ay anak ng Diyos, kundi tatanggapin nila na si Jesus ay sugo lamang at propeta ng Panginoong Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Magbigay ka ng katibayan kung nagsasabi ka ng katotohanan na si Jesus ay Diyos. At sasambahin natin siya. Kung wala ka namang maibibigay na katibayan na mismo si Jesus ang nagsabi na siya ay Diyos, so paano natin sasabihin na si Jesus ay Diyos? Kung wala namang siya sinabi na siya ay Diyos. Ang katangian pa ng Diyos, siya ang lumikha sa atin. Ikaw, ako Pilipino, ikaw Indiano,
Amerikano, Chinese, Vietnamese, o anumang lahi mayroon, anumang lahi ikaw, sino ba ang lumikha sa atin? Ito ang sabi ng Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon na lumikha sa inyo. Kababayan, sinong lumikha sa iyo? Jesus? Kung si Jesus, sasambahin natin. Pero si Jesus, pareho tayong pinanganak. Anong pagkakaiba natin kay Jesus? Wala nga lang siyang ama. Tayo may ama. Hindi pinanganak ni si Jesus. Pero mas mataas lang ang antas ni Jesus dahil siya ay propeta at sugo ng Allah. Yun lang ang pagkakaiba natin. Pero bilang tao, pareho tayong tao. Kaya huwag mong sasambahin si Jesus. Huwag mo siyang dadakilain. Nagagawin mo siyang anak ng Diyos dahil yun ay pagmamalapis sa Kanya. Dahil kung tunay kang nagmamahal kay Jesus, magmumuslim ka. Kung talagang mahal mo si Jesus, yayakapin mo ang Islam. Kung talagang mahal mo si Jesus. Dahil si Jesus kailanman, hindi niya sinabi na siya ay anak ng Diyos o siya ay propeta. Ay siya ay? Siya ay Panginoon. So magbigay ka ng katibayan kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Sa panahon ni Jesus, mayroong bang sumampa sa kanya sa disipulo niya? Sa mga tao na nakakita kay Jesus, mayroon ba sa kanila na sumamba? O kinilala lang nila si Jesus na sugo at propeta? Kinilala lang nila si Jesus na sugo at propeta kasi ang kanyang 12 disipulo sumunod kay Jesus at hindi sumamba kay Jesus. Kaya mga kapatid, habang maaga at habang may buhay, magbalik loob tayo sa Allah. Habang may buhay, magbalik loob tayo sa Allah. Dahil si Jesus, mga kapatid, isa rin po siyang Muslim. Mahal mo si Jesus, magmumuslim ka. Kung hindi mo mahal si Jesus, sasambahin mo si Jesus pag hindi mo siya mahal. Bakit nasabi kong hindi mo mahal? Hindi naman niya sinabing Diyos siya. Hindi naman niya inutos sa iyo na sambahin mo siya. Bakit mo sinasamba? Ibig sabihin, hindi ka sumusunod kay Jesus. Kung talagang ikaw ay taga-sunod ni Jesus, sundin natin siya, sambahin natin ang Diyos na sinamba niya, na ang pangalan ay Allah. At sinamba ni Maria, at sinamba ng lahat ng suku at propeta. Kaya mga kapatid, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. O kayong mga Kristiyano at mga Hudyo, huwag kayong magmalabis sa inyong religion. Huwag niyong sundin ang kagustuhan lang ng inyong sarili. Yung gusto ng sarili mo lang na ito ang aking nakagisnan, hindi ko kayang iwasan ang baboy. Alam niyo, ang kasalanan na walang kapatawaran, isa lang, ang pagsamba mo kay Jesus. Ang pagsamba sa Diyos na hindi siya ang Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Katotohanan na ang Allah ay hindi niya patatawarin ang kasalanan na pagtatambal, ang kasalanan na pagsamba maliban sa Allah. Ang tanging patatawarin lamang niya ay kasalanan na maliban sa pagtatambal. Ibig sabihin, hanggat sa ikaw ay sumasamba sa nag-iisang Diyos, may kapatawaran ang iyong kasalanan. Huwag niyong gayahin ang silang mga Hudyo na sila ay nangaligaw at sinunod nila ang kanilang mga sarili. At marami pa silang naligaw at lumihis sila sa tamang landas. Kaya mga kapatid, napakadaling mag-Muslim. Muslim ka dati. Kaya huwag mong panghawakan na si Jesus ay anak ng Diyos. Huwag mong ipagpilit na si Jesus ay Diyos. Kasi palagi ka namin tatanungin, saan natin mababasa anong katibayan mo na si Jesus ay nagsabi na ako ay Panginoon, ako ay Diyos, at sambahin mo ako o sambahin niyo ako.
Kapag wala kang may bibigay, sumunod ka na lang sa Islam. Dahil yan ang dati mong religion. Kaya nga, dito ko tatapusin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nung umakyat si Moses sa bundok ng Sina, nagpakilala ang Diyos. At sabi ng Allah, Innani anallah. Katotohanan na ako ang Allah, sabi ng Panginoon. La ilaha illa ana fa'budni. At wala ng Diyos maliban pa sa akin, sabi ng Allah. Kaya't sambahin mo ako. Wa aqimis salata li dhikri. At mag-alay ka ng sala bilang mag-alay ka ng sala bilang pag-alala, pagbunita sa akin. Eh mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, habang maaga, yung mga hindi pa po nagmumuslim, mayroon pa kayong pag-asang magbalik loob sa Allah. Hanggat sa tayo ay hindi pa namamatay, ay may pag-asa pa tayo magbalik loob sa Allah. Kaya huwag nating ipagpilitan na sabihin natin na si Jesus ay ano, anak ng Diyos o Diyos, kailanman hindi niya sinabi yan. Dahil si Jesus ay isa lamang siyang propeta. Isa lamang siyang sugo. Kaya nga sabi ng Allah, لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Tunay na sumuway ang tao na nagsabi na ang Allah ay kabilang sa Trinity. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kailanman. Hindi naging tatlong persona ang Diyos. إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, iisa lang. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Walang Diyos, isa lang. Isa lang ang Diyos, kapatid. Huwag mo nang bibigyan ng anak. Huwag mo nang bibigyan ng ama. Huwag mo nang sasabihin nagkatawang tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa lang. Pag sinabi mo na si Jesus ay Diyos, abay, saan ang Diyos sa langit? Pag sinabi mo na ang Diyos ay namatay, ay sino yun? Diyos na walang kamatayan. Walang Diyos na namamatay. Walang Diyos na nagkakaanak. Walang Diyos na nagkakaroon ng ama, ng magulang. Walang Diyos na alam natin ang kasarian. Walang Diyos na nakita. Walang Diyos na nangangailangan. Walang Diyos na hindi ka naman niya nilikha. Walang Diyos na katulad nating ipinanganak. Si Jesus ay propeta lamang. Sugo ng Diyos. Siya ay ang ating daan at hindi sambahin. So kaya mga kapatid, yung mga umubulong sa ating puso at isipan na sinasabi natin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos, tanggalin na natin yan. Dahil wala kang katibayan. Okay, pagpipilitan mo na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, last, uulitin ko rin. Sabi ng Allah, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ang Allah ang nagsabi sa Quran, magbigay kayo ng katibayan kung talagang kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Kaibigan, kababayan kong Katoliko, Iglesia ni Cristo, dating daan, Mormons, Aglipayan. Anong katibayan na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos, anak ng Diyos, o sabi niya, sambahin niyo ako? Kung wala, walang natitira para sa iyo, kundi bumalik ka lang sa Islam. Dahil Muslim talaga kayo dati. Kaya bumalik sana kayo sa Islam. So ito po ang tunay na religion, ang tunay na sumusunod kay Jesus. At hindi ang sumasamba kay Jesus. Dahil si Jesus ay ipinadala lamang siya ng Allah para sabihin, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Upang sabihin na ano? Katotohanan na ang Allah ang Panginoon ko, sabi ni Jesus. At Panginoon ninyo, kaya't sambahin ninyo siya. Fa'budu! Sambahin ninyo siya. Hana siratum mustaqim. Dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas. Kaya mga kapatid, naway magising tayo sa katotohanan bago pa dumating ang kamatayan na
sumasamba ang tao maliban sa Allah, dahil yan lamang ang kasalanan na walang kapatawaran ang sambahin mo si Jesus. Dahil ng tunay kapatid na religion ay ang tunay na sumusunod kay Jesus, at ang tunay na religion ay ang may mabigat na katibayan na mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanapan ng mali, walang labis, walang kunang, at ito ang Quran. So hanggang dito na lamang mga kapatid, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.